Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, may bago na naman tayong pag-usapan about YouTube tips and tutorial. So before we start, make sure na na-click mo na ang like, subscribe button, and click the notification bell para updated ka sa aking mga upcoming video. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng end screen sa inyong mga videos. Siyempre, may magtatanong dyan. Ate GeL, ano ba yung end screen? At makakatulong ba yan sa aking mga videos? At paano? So, explain ko muna sa inyo guys. Ang end screen, yan yung YouTube element na makikita pagpatapos na ang inyong mga videos. Yes, sobrang nakakatulong ang end screen sa ating video. Dahil sinasuggest pa ni YouTube ang iba pa nating mga video para panoorin pa ni viewer. Kaya dapat guys, may mga end screen ang ating mga video. So ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano maglagay ng end screen sa inyong mga video. So without further ado, let's start! Punta ka lang sa iyong YouTube studio. Then, i-click mo yung tatlong lines sa upper left para lumabas yung mga menu. Then, i-click mo yung content para lumabas naman lahat ng mga in-upload mong videos. Then, piliin mo na yung video na lalagyan mo ng end screen. Halimbawa ito. I-click mo lang yan. Dito sa gilid, makikita mo na yung end screen. Then, pagkatapos, i-click mo yung parang pencil. Then, lalabas na yung mga sinasuggest ni YouTube na element na pwede mong gamitin. Pili ka lang dyan. Kung mapapansin nyo, may nakalagay na agad na videos sa end screen. Si YouTube na agad naglagay nun, pero pwede naman siyang palitan. I-click mo lang yung unang video ng ating end screen. Then, i-click mo yung pencil. So, ayan, pili ka na ng video na gusto mong ilagay. So, ganun din ang gawin mo sa isa. Click mo lang ulit, then edit. Then, pili ka ulit ng video. So, tapos na tayo mamili ng video. Ang next naman natin gagawin ay i-adjust yung time kung kailan natin siya gustong palitawin sa ating video. Hold mo lang ito, then i-drag mo kung saan mo siya gustong mag-start. Ganon din yung gawin mo dun sa next video. So, ayan. Then, play natin. So, ganun lang. Then, i-save na natin.
ganun lang kadali maglagay ng end screen sa ating mga video. I hope may natutunan kayo sa aking tutorial video. At kung may gusto pa kayong mga video tutorial na gusto nyong pag-usapan, please comment down below. So hanggang dito na lang ang video ito. Thank you for watching!